Hi guys! Welcome dito sa aking channel. This reading is for Collective. This is a love reading for Collective. Your energy right now, Collective. Ay, nalulungkot ka guys. May uncontentment dito guys, no? Hindi ka kontento sa love life mo. Oh, may hinahanap kang person dito, oh. Nalulungkot ka kasi hindi mo siya kasama. Hindi kayo nagkakaroon siguro ng communication or walang pagmamahalan sa inyong dalawa. More cards. Clarification. Na hindi lang may message yung person sa'yo guys. So, you know. Yung inantay mo hindi pa dumadating. Message niya ng person mo. Ayun o, tingga. Wala nangyayari. Kaya nalulungkot ka. Soon you will be stable at makamove forward ka guys. At mawala na yung lungkot mo guys. Maging stable ka na emotionally, mentally, and maging powerful na yung energy mo. And stable na din financially at control mo na yung emotion mo dito, yung buhay mo. And ingatan mo na dito yung ano mo, yung puso mo ba. Ingatan mo na hindi na masaktan. Ayun oh. You're coming out from being left out or yun nga, nasaktan, no? Makaka-move on ka na din from the heartbreak, guys. Kasi nagkaroon ng stagnancy o walang action, hindi ka nakagawa ng action, puro ka lang mukmuk, nalulungkot ka. Pero makakaalis ka sa ganyang situation, guys. Maging stable ka na emotionally, psychologically, kasi pag iba dumadaan sa heartbreak, hindi talaga stable yung tao niyan emotionally, lalo na kung minahal niya yung tao. And we have here the Ace of Wands. So ayan, mawala na yung sakit guys nung mga dala nung pang narantado ng person mo sa'yo, nung dala nung sakit na ng third party, na nalaman mo may third party dito. So baka iwan mo na lang, i-let go mo na tong person na to. Ayun oh, nawalan ka na din ng ano dito eh, gana sa person na to eh, nawalan ka na ng passion sa person na yun, attraction dahil sa ugali niya. And you know, dahil nagalit ka din dito sa person na to, may galit ka, may sama ng loob, no? Para nag-umapoy ka pa dyan sa galit. Dahil sa third party, nalaman mo third party, may third party, and ayaw mo nang pag-isipan pa o palaliman pa yung pala, or gawing palaisipan, or isipin pa yung nangyaring sinaktan ka, na niloko ka. You want to be happy, no? Kahit siguro single ka ngayon, no? You want to be happy and enjoy the fruits of your labor kasi mukhang financially stable ka naman and masagana yung income mo. Gusto mo lang mag-enjoy sa buhay. And ayan, no? May madi-discover ka ba dito maliban sa third party? Ano, magkaroon pa ng away guys sa inyong dalawa ng person. Pag nalaman mo, ayun, possible na magkaroon ng away. Ano, gusto mo na itong happy family and wish fulfillment. Ito na kasi parang halos lahat na to eh, masagana ang prosperous na buhay. Maring you're living a prosperous life na, masagana ang stable, and you will be with a person, right person. Ayan o. Ayan o, nakapili ka na dito eh. Baka meron ka pang option na isa guys eh. So nakapili ka na kung sino yung tamang person for you. Ayan o, makakasama mo siya for forever and you will live happily. Ayan o. Pero yung wish mo to be with that person na sinungaling na yun, nagkakaroon lang kayo ng conflict, ay hindi talaga yun
yung makatuluyan mo kasi binitray ka nga niya. And ayan o, yung buhay ng person na yun ay parang paulit-ulit ba, parang cycle, ulit-ulit siya sa umpisa, parang paikot-ikot lang ba, wala, para siyang fool na klase ng tao na hindi natututo. Ayun yung person mo, past person. So ayun lamang guys for collective reading right now. Sa mga baguhan po dito sa akin channel, please subscribe at huwag po ninyong kalimutan i-click ang bell button at sa ganun mo notified kayo sa masunod na videos na upload ko, at paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box, lalo na sa mga naka-resonate sa reading na ito.